Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga ginit at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts. Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radyo OFW. Good afternoon sa mga taga Saudi Arabia, Middle East, Zamba, Europe. Good evening sa mga nasa Pilipinas, nasa Hong Kong, Taiwan, South Korea. Ayan. Tama, Asia. Gulo-gulo mo. Magandang gabi po sa inyong lahat na nanonood sa Cableing TV Channel 7. Kami po ang inyong mga lingkod. Hannah Senyeres! At Marvin Javier. Hanggang 9:30 po tayo magkikwentuhan, nababalitaan. Gayun din naman, public service. Kung meron mo kayong mga gustong linawin, may kinalaman sa inyong pagtatrabaho sa ibang bansa, o kung anumang mga issues na gusto niyong linawin, pwede mo kayong tumawag sa ating telepono 412-0288. Ulitin ko lang ha, 412-0288. Pwede rin mag-text 0998-766-1754. Again, it's 0998-766-1754. At tayo po'y napapakinggan live na live sa atrimedia.com/broadcast-live. At kaya ako bumati agad sa buong daigdig. Buong daigdig yan. Kasi talaga tayo po'y napapadol sa buong daigdig. True lalo. Lahat po sila ay... In fact, kahapon may mga hindi po kami na bati ng mga... Madaming pahabol, mga nag-check-in. At parts sa Radyo Filipino pala, no? RadioFilipino.com, napapakinggan din tayo. Ayan. That is Japan-based. Radio naman ito. Audio ang hookup nila. So, happy listening po sa inyo. At may video din. May so, nakahookup din yung video natin. Okay. Salamat kay Sir Akira Sano, DJ Miles, sa RadioFilipino.com. At sa mga makikipagtalastasan po sa atin, magandang gabi po sa inyo. Nakuha na agad natin yung mga balita, Pards. Nanggigigil ako sa balita. Alin dyan, Pards? Ha? Gigil muna, na gigil na ba? Ikaw na pumili. Ito muna panggigilan mo. Ang balita kaugnay sa Balikbayan Box. Di ba? Naalala mo, Pards, nagkaroon ng hot topic yan, ano? Hot issue yan kamakailan dahil nga sa pagbubukas ng Balikbayan Box. Pero ngayon naglabas ng Bureau of Customs ng isang mobile application upang makatulong sa mga OFW at sa publiko na kumputin ang kanilang tax sa ng kanilang ipapadala sa Pilipinas. Okay? So it's easier, ano? At meron ng app. 'Di ba? Iyan ang ano ngayon. There's an app for that. Kahit anong pangangailangan mo, there's an app for that. Ito. Lang down, ha. Ito ano, yung mga gusto mag-compute ng tax sa kanilang mga pinapadalang Balikbayan Box. Ito ay nagkaroon ng isang user-friendly na mobile application na dinisenyo upang ma-estima ang bilang ng customs taxes sa mga particular na gamit base sa idineklarang halaga ng app user. Sinasagutin dito or ang ilang katanungan tungkol sa Balikbayan Box at iba pang tanong kaugnay nito. Makapag-download nga tayo. Sa Google Play Store. Ayan, subukan nga natin. Google ano? Play Store, so ibig sabihin pang Android siya. Wala pa sa... Paano naman yung mga naka-iOS? Paano naman ako? Ha? Ikaw lang, ha? Teka muna. Dito po'y kinukompute yung babayaran yung buwis. O taripa. Yes. Kung ano man ang tawag po ninyon. Magandang pag-usapan yan eh, kasi gusto ko rin malaman. Itong mga
produkto na bago, brand new, pinadala, siyempre may mga duties yan. Yes. May mga buwis na babayaran. Mm. Paano yung mga personal items? Mm. Paano yung mga gamit na nagamit? Oo. Diba? Ang OFWs kasi ay exempted to a certain limit. Ano? At yan ay recently ay tumaas na yung halaga nung kanilang limit, oo. Kasi ang sinusundan for the longest time ay yung 1980s pa na rate. Anong which rate is magkano nga ba yun? Mga 10,000 pesos lang ata ang limit at that time. 10,000 pesos? Siguro nung 1980s medyo relevant pa yon. Mapupuno mo na yung isang box nun. Pero ngayon, wala. Hindi ka makakapuno. Wala pa $300. Wala pang 1/4 ang mapupuno mo yata dun sa isang sa halagang 10,000. Puro candy lang papadala mo yan. Oo. At dahil nga, no, nagkaroon ng issue ng pagbukas ng balikbayan box at sinasabi nga dati ng customs na dapat ay yan ay buwisan base doon nga doon sa dinideklarang halaga. At umalma nga no, yung mga OFWs, in fact, ay pumutok yan sa PIBA, di ba? Doon sa Pinoy Express OFW Blog Awards na issue. Kaya ngayon ay naging viral ng husto sa social media. So, tinaas na yan? Tinaas na ngayon. Magkano na value? Kano na nga bang value niyan ngayon? I believe 150,000. Oh, mga ganun, more than 100,000 na. Ah, okay. Mm-mm. That's good news for OFWs. Yes. So kung kayo po imigrante, ibig sabihin, hindi ho kayo nandiyan para magtrabaho lang para later on pagkatapos ng kontrata, ibig sabihin kayo po nandiyan sa ibang bansa dahil kayo po nag-migrate na, hindi sila covered nito. Hindi sila covered, no? Ang ano lang ano, yung OFW mga lang. OFW. So ang proof niyan ay yung POEA accreditation, yung kanilang yung OEC. Oo. Kasi ang ginagawa ng iba, naabuso nga yung limit na yon, yung mga pumupunta ng ibang bansa, bumibili ng mga pangbenta parts, di ba? Nung minsan, meron nga nahuli na. Ninigosyo yung mga relo na madami. So, ibig sabihin, pag, ano yan, hindi ka naman bibili ng 100 relo, di ba? Oo nga. Pang-personal. Ibig sabihin, so, pare-pareho pa yung tsura? Oo. Saan ba yung makakita? Imposible. Muro ba dun? Ano yan? Araw-araw nagpapalit? Makikisaw-saw ako. Oh, nga pala, you're a watch guy, are you not? Alam mo, ang mga lalaki kasi, sige, isa lang ang alahas na gamit ng lalaki, which is yung relo. Okay. So, hindi katulad ng babae. Ang babae may sisig. Bakit? Nag-hihikaw din naman ah. Pero hindi maarte. Hindi lahat. Ibig sabihin, okay, ang talagang acceptable na jewelry ng lalaki ay relos lang. At saka parang naging yun ay yung pinaka-status symbol or di ba yung pagka nagkakasama kayo, ano yung relo mo? Ano yan? Anong brand ba yan? Kunyari, hindi niya alam. Alam, tang di ka lalaki. Bakit? Tawag namin ito yoyo. Ano yun? Yun yung relo. Anong yoyo mo dyan? Ah! Yun yun! Akala ko, Yolex. Nangingilam ka. Hindi, yoyo. Class A. Alright, isa pang balita, no? Dito ako nag-iinit eh. Mayroong dalawang labor attaché. Ito yung sinasabi ka po ni Brother Jun na labat. Okay. Labor attaché, ano ho. Sa Saudi Arabia, ang pinare-recall ni Labor Secretary Silvestre Bello III. Okay? Ang dahilan po ay negligence of duty. Ayun. Ayon po kay Bello, ang dalawang labor attaché sa Riyadh at Jeddah ay hindi nagsabi sa dole na libu-libong Pilipino na pala ang nawalan ng trabaho doon. Eh, bakit dapat nire-report yan eh? Di ba? Pag hindi mo nire-report, parang sinasabi mo, ginagawa niyo lahat ng trabaho. Di ba? So, hindi raw nila ginawa yung kanilang katungkulan, pinabayaan nila yung ating mga kababayan, at ito po ay nangyayari ng isang taon na. Ayun. Oo, kasi, Secretary, mas maganda minsan makikinig po kayo doon sa mga OFWs na nagpo-post ng kanilang mga mensahe, doon sa mga militanting grupo na nakakausap din mismo yung mga taong nasa ibang bansa o sila mismo yung nasa ibang bansa. Dapat talaga magkaroon, ano? Kasi iilan lang yung mga labor attachés, for example, ano, na nag-a-active like sa social media, sumasagot. Meron ganun in fairness parts, ah. Meron talagang ganun na. Kasi alam nila na ang pinakamadaling paraan upang maabot yung mga OFW, lalong-lalo yung mga distress, ay through social media. Correct. So, very, very active. However, meron din naman iba na unfortunately, ay umiiwas din sa trabaho. Di ba? Kasi yung iba ay happy na lang na sa pag-attend ng diplomatic functions, for example. Oo, pero Saudi yan eh. O, di kaya Riyadh, eh. Jeddah, daming Pinoy dyan. Yes,
ang daming Pinoy at yan ay talagang hotspot for distressed OFWs, ano? Kaya dapat ang mga dinideploy dyan, expected na nila na talagang, ano yan, yung maraming in trouble ng mga OFWs at bawal na bawal yung mga tamad, yung mga hindi ginagawang kanilang trabaho. Di ba dito nga sabi nga recently ni President Duterte, no, yung mga government workers na namamasyal, at sobrang extended yung lunch break, di ba? Lagot daw yung mga ganun. Kasi binabayaran ka ng tao through the taxes. Hindi lang yun. Baka hindi nyo po alam yung ating mga delegado sa ibang bansa. Kapag ikaw ay nadistino doon, hindi lang po yan may sweldo. May allowance po yan para sa kanilang titirhan. Yan. May allowance po yan sa kanilang kakainin. Dahil kumbaga display sila eh. At saka dollar earner yan, Pards. Once you work in another country, dollar earner ka. Diba? I'm speaking about yung mga delegado natin, mga government officials na naka-assign sa ibang yes, bansa. That's correct. Oo. So, ang sinasabi ko natin, dapat ay sinusulit po ninyo yung nakukuha nyo. Hindi ko kayo nagpunta dyan para magparty-party lang. Oo naman. Hindi party, lalong-lalo na sa Middle East. Diba? Magandang ginagawa ni Secretary Bello. Sana ho ay sunod-sunurin nyo at checkin nyo rin yung iba pang mga labor offices natin sa ibang bansa. Kung nagagawa po nila yung kanilang trabaho. Ayan. Saan nakatira itong mga to? Kung maraming libo-libong Pilipino na wala ng trabaho, saan sila nakatira? Sa tent city na naman. Di ba? Nabalita na yan dati, many years ago. Maraming nawala ng trabaho, saan sila nakatira? Tent city sa disyerto. Magtayo ng parang ano, no? Camp o refugee camp. Oh. O mga makeshift na mga tents. Yung mga hindi pa huna nakakapunta sa Middle East, yung pang hindi pa nakakakita ng disyerto, mahilig ba kayo mag-beach? Pumunta sa beach. Subukan nyo hong magkampo doon mga 3 linggo. Tingnan nyo kung di kayo mangate. Diba? So maganda itong ginagawa ni Secretary Bello. Sana lang sunod-sunod, sana hindi ligas ko. Alright! Batiin muna ho natin yung mga early check-in sa ating palatuntunan all over the world. Siyempre, pakilala natin si Gemma Gumamela. Magandang gabi sa inyong lahat. Good morning sa New York. Uy! Talagang New York ang ano. Lang, tanong mo siya kung bakit sa New York siya bumabati. Intriga ba to? Basta, tanong mo sa kanya. Bakit sa New York? Bakit sa Nueva York? Hindi to New York, ano ha? Kubao ba yun? Hindi. Okay. Oh, hindi. Talagang New York. Sabi niya, good morning. USA. So that is exactly 12 hours. Exactly. Diba? Oh. He's listening right now. So hello, hello, hello. He is listening. Who's he? Patawagin mo nga sa akin para magising sa katotohanan. Pilipino ba yan? Pilipino? In English nga, Pards eh. Anong tingin mo? Good morning daw eh. Kasi kung Pilipino yan, maganda umaga. Ganun ba? Ano ba pangalan? Batiin mo. Para ma-identify. Baka isipin ng iba kung sino-sinong nasa New York yan. Hello, O'Neal and Mommy. O'Neal? Yes. Imported talaga. Ang lantod. Yung mga babatiin natin, early check-in. Ay, si Kuya Lee Cañete, kanina pa siya nakatune in, ano, nag-live video tayo before the show when we were preparing. At check-in na kagad siya. Siya ay nakikinig at nanunood sa atin mula sa Kuwait. Kuwait. Ano bang tamang pronunciation? Kuwait or Kuwait? Si Attorney Lovely ng Singapore at saka si Hazel ng Malaysia, nakikinig na sila sa atin. Happy listening po and viewing sa inyo. Happy viewing. Si Ate Shally Mendoza, ito local lang to, pero naka-tune in siya. I believe Quezon City ito, no? Si Sis Maricel, yung mga sisters ko dyan sa PTC na nag-promise na mag-tune in daw sila ngayon. Meron pala ako mapating happy birthday. Pero, sinong kakanta? Ikaw na lang yung makakanta. Alam mo, meron ako ever since. Isang, wala, wala, wala ka doon. Isang recorded na si Hannah kumakanta. Wow pa! Share! Kasi yan talaga hindi ko ginagawa. Masang bali nun. Patiin natin siyempre si Mr. Orlando Carabeo dyan sa Saudi. Nakatune na po sila. Eleonor, Manco, Oti, Calma, Hover, Mia Mia. Uy!
Sige, go. Mamamia ba to? Hindi, iba yan. Pero kilala ko yan. Marlene. Hi, Oti. Hi, Mia. Hi, Mangging. Aloha, Joyce Ann, Veronica Alcantara, Kasipe, Lovely Fernandez. Dami, oh. Lika Niete. Happy listening po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. And happy birthday kay Dr. Yvette Galido. Happy birthday. Happy birthday. O kung meron mo kayong gusto pabati, sabihin niyo na rin. Baka yung inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas ay nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Sabihin niyo sa amin, ha? Alright. Meron tayong pinost na question of the day dun sa ating Facebook, sa facebook.com/radioofw, at napakarami na nating response. Hindi ko alam kung mababasa natin lahat, Pards, ano, pero siguro yung iilan lang. Sabihin mo na ni Gemma Gumamelo kung ano nga ba yung question of the day natin? Question of the day, kung ikaw ay isang OFW, paano mo nilalabanan ang homesickness? Sa like me, nung naging OFW ako, napakahirap noon kasi wala pang Facebook. Mm. So, magastos. Tagal na yun. Halatang ano? Halatang, Diyos ko. Alam ko, anong so, meron noon? Hindi naman dinideny, diba? Ano yun? Meron pang mga voice tape noon na pinapadala through snail mail. That, pero may Friendster na rin naman. Ay, Friendster. Okay. Alam ko nung panahon na si Gemma Gumamela nasa ibang bansa, mahal pa ang long distance. Wala pang mga Viber. Nauubos yung saho dahil doon. Ganon? Oh, may ibang bansa ka pa. Hindi, may times talaga na ganon. Kasi lalo na pag first time wala kang makausap. Mm-hmm. And then kung nasa bahay ka din lang or nasa hospital. So yung outlet lang talaga, kakausapin mo yung mahal mo sa buhay. Kesa kausapin mo sarili mo. Mas masakit sa ulo yan. Babalikan po natin ang tanong ulit. Ang tanong, paano mo nilalabanan ang homesickness? Ngayon, ikay nasa ibang bansa. Ang oras, eksaktong alas 8:17, babalik po kami. HRIBIA Pro Incorporated. This is HRI-TV. My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to him. I know why you're here. Why we are all here. Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind. I'm counting on it. Heart to heart. Mga usaping mula sa puso para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi hanggang dumamay. Anuman ang inyong hinaing sa pag-ibig, Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa HRI-TV, hatid sa inyo ng HRI-Media Broadcasting Network. Mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radyo OFW. I-text nyo na lang ako kung may credit pa ang cellphone nyo. Ngunit baka mabigla kayo, ang balance nyo ay biglang zero. O yung mga magte-text, ano, yung text hotline natin, Parts, paki-announce. 0998-766-1754. Again, 0998-766-1754.
Okay. Ipindot nyo. Sabay-sabay, ha? Pindot nyo na yung mga, ano nyo, mga cellphone. Doon sa mga gusto mag-text sa atin. Ano ho? At batiin natin si Laila Pagunsan. Sabi niya, hello, I'm watching you. Nanonood na sila. I'm watching you. Parang nananakot ka. Si Ate Esther, dyan sa Qatar. Yes. Nakikinig sa atin. Hi, Ate Esther. Happy viewing. O, sagutin muna natin yung tanong. Mamaya, puputul-putulin natin. Ha? Every segment, babasa tayo ng mga sagot. Doon sa tanong ni Gemma, no? Kung paano nyo ba nilalabanan ang homesickness, yung lungkot. Ha? Dati kasi, nung panahon na si Gemma nasa ibang bansa, konti pa lang sila nasa ibang bansa eh. Wala pa siyang kausap. May makumpiyunta rin kasi. Yeah. Oo. At isa sa mga sagot natin galing kay Imported, galing sa Saudi Arabia, kay Ginoong Rolando na siyempre, lagi pong nakatutok sa atin. Sabi niya, upang labanan ng lungkot, inilalaan ang oras sa pagtulong sa kapwa OFW. Yan ang maganda. Diba? At least meron siyang fulfillment out of helping fellow OFWs. Yan naman ang the best way din ano. Dahil ay nakakatulong ka at the same time nawawala yung homesickness mo. Ano pang ibang mga sagot nila? Galing kay Rolly Ortiga, isipin na lang ang hirap ng buhay sa Pilipinas at walang trabaho na mapapasukan. Kayang-kaya yan, mawawala ang homesick. Which is true. Talaga, ha? To be honest, nung nandun ako sa Taiwan, inisip ko yung loan. Paano ko mababayaran kung mag-give up na ako that time? So, parang yun yung naging ano ko talaga. Doon ka na-motivate? Na-motivate ako na mag-hold on pa rin. So, tapos yung pag-aaral ng kapatid ko, yun talaga yung nag-motivate. Pero alam mo, Pards, kasi ang homesickness, no? Parang napakadaling isipin. Pag ikaw ay nandito pa lang sa Pilipinas, tapos sabihin sa'yo, mag-abroad ka. Be ready kasi ma-homesick ka. Parang okay lang yan, kaya ko yan, sisiw lang yan, di ba? Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na nasa ibang bansa ka, lalong-lalo na kung first-timer ka, wala kang kaibigan, wala kang kamag-anak, at yung employer mo ay pinakikiramdaman mo pa, namimiss mo yung mga pagkaing nakasanayan mo, di ba? Yung mga pagkaing Pilipino. Na kung nasa Middle East ka, syempre Arabic food ang isa-serve sa'yo. Maghahanap ka ng pinakbit, walang pinakbit dun. Tuyo, wala. Pero sa iba namang mga households, lenient naman sila sa ganyan. Pero as a general rule, magpaiyak. Hindi kasi, yun talaga, no? Doon talaga minsan give up. Ito na natin para pinapaiyak mo naman. No. I'm just giving them the real picture. Diba? Kasi tinuturo yan sa PIDOS, eh. Diba? Ito yan, ha? Lalo na kaming mga lalaki. Ang yayabang namin. Oo. Ang tatapang namin. Ako, 2 buwan sa Berlin. Oo. Probably on my 6th week, doon ako nakaramdam. Sabi ko, tinatamaan din pala ako ng homesickness. 6th week? Buti umabot ka ng ganun. Kasi iba, ilang araw pa lang homesick na. Pagka-graduate ko elementary, wala na ako sa pamilya ko. Nasimilado na ako. Ilang taon ako doon? 6 years. O, nung lumabas ako, lagi rin naman akong wala. Kasi nagtatrabaho ako, nasa malayo ako lagi. Hindi ako nakakaramdam ng homesickness. Pero yun, on the 6th week, nakaramdam ako ng homesickness. Ang hirap pala. Mahirap talaga. Lalong-lalo na doon sa mga, for example, ay isa kang nanny. Or yaya. Tapos ang inaalagaan mo kasing edad mong sarili mong anak. Pero you cannot be with your own children, but you have to take care of the children of other people. Sa kanila ka pa, ha? Hindi. Ang maalaala mo kaya mga example mo. Hindi, pero yun ang mga realities, di ba? Experience ko kasi ang alaga ko si Yeye, yung asawa ni Yeye, di ba? Yeye is a Lolo. Grandpa and grandma. So, isipin mo yung anak mo kasing tanda na ni Lolo. Hindi. Kasi very close ako sa mama ko . Tapos minsan malalaman ko may sakit pala si mama. So parang ang hirap-hirap na inaalagaan mo yung iba, pero yung sarili mong mama, hindi mo siya maalagaan. Alam mo, doon parts minsan talagang nagsa-struggle ng gusto yung OFW to the point na
di bali nang hindi pa bayad sa utang, 'di ba? O di bali nang napakahirap ng proseso, wala kang pambili ng ticket, uutang ka na naman, pero yung iba talagang doon talaga sila give up at gusto na lang umuwi at hindi tatapusin ang kontrata, which is wrong, 'di ba? Dahil nagdesisyon ka na mag-OFW, dapat panindigan mo yon. And you have to be really mentally, emotionally, spiritually prepared. And that is the reason why hindi ho pwede ang menor de edad. Mm. May dahilan po yan. Si Ate Sara Balabagan. Mm. Asan na ba si Ate Sara? Nasa US. Sabi mo nga, pagbalik niya, pumunta dito? Actually, uuwi siya next month. Ah, talaga? So, igagas natin siya dito sa si program. Si Ate Sara po ay minor de edad nung pumunta sa ibang bansa. Mm. Hindi naman homesickness ang issue niya. Parts, ikwento mo muna. Yung, kasi marami, baka may mga millennials na nakikinig, hindi pa nila inabot yung story ni Sara Balabagan. Hayaan niyo ho. Pagdating niya, ikikwenta niya sa atin ng bombo. Tagal pa nun. Hindi, kasi kailangan nating basahin yung kanilang mga mensahe. Mm. Oo. Paano ba nila nilalabanan? So, we have here na tumutulong sa kapwa Pilipino. Yun ang fulfillment niya. Oo. Ano pa? Eto, si Lorna Miralpis. Nagsusulat ng mga poems at madalas nasa online po ako. Basa ng mga news and then chat with my kids through Messenger. So, hindi, minsan parang hindi na rin malayo. Eh, no? Kasi nakakausap mo regular. In fact, nakikita mo may video yan. Eh. Mm. Ang naiiwanan na lang tayo sa Pilipinas. Kasi mabibilis ang internet connection sa ibang bansa. Yes. Diba? Oh. Sa Hong Kong nga, sila... sino yung mga nandun? Sila Ate Nora. Oo, sila Ate Nora. Oo. Ang bibilis ng internet connection nila, nakikinig sila in fact natin sa radyo, by using the phone. Oo, tama yun. Tama yun. At online sila almost 24/7. Nakaka-relate dyan, I'm sure, si Boss Kenji na galing sa Saudi na kung saan napakabilis ng connection. Talaga? At pagdating dito, Diyos ko, talaga kung saan nila pinapwesto yung antena. Everyday yun na lang yung para status lang mo sa Facebook. Para lang ng malakas na signal. President Duterte, gusto yung limit ang mundo natin, kailangan natin ng mabilis na connection. Mm-hmm. Ha? Para naman si Gemma ay laging nakakapag-Facebook Live. Importante yan, Pards. Particularly for our country, the Philippines. Kasi isa tayo sa mga top labor-exporting nations sa buong mundo. Ito. Alam niyo ho dati, para doon sa mga bagong sibol lang, ano, yung mga kabataan. Dati, kailangan po mag-ipon para makatawag ng long distance. Mm-hmm. Yung long distance, yung overseas call, minsan, bilang na bilang yan, 2-3 minuto. Mm. Uy, kumusta si nanay? Uy, papadala ko, ganito, ganyan, bye-bye. Pum! Tapos yeah. Na. Dati ho, para magkaroon ng entertainment, pumupunta pa yung mga magagalik natin mga komedyante at singer, yung hatid saya. Mm-hmm. Pupunta sa iba't ibang bansa para aliwin yung mga... Inabot ko yun, Pards. Naalala ko yung 1980s. 1980s, alam, ilang taon pa lang ako noon. Mula pa akong 10 years old. Hindi, pero sila Bert Tawa, Marcos Sison, sila Lorna Pag. They used to do that, ano? When we were in... When we were in Abu Dhabi. At hindi ko talaga nalang yung iba't ibang mga lugar, hindi lang sa Middle East, kung saan maraming mga OFW, para yun nga, actually, to answer the homesickness. Oo, diba? In fact, ngayon yung mga TV shows, katulad po ng cable-linked TV Channel 7, ito po'y napapanood na worldwide as long as meron kayong internet connection. Mm-hmm. Oh, meron pa bang ibang mga tugon dyan? Worldwide na worldwide talaga, sapagkat si Sue Watt ay nakikinig from USA. Mm-hmm. At sa Qatar naman... Manulukot pa ba kayo sa Amerika? Hindi na siguro, no? Si Jovi Visitacion from Qatar din siya, kagaya ni Ate Esther. Ayun. Kayo ba yung nalulungkot? Nalolombay? Ano ito? Diba? Kayo, ewan ko ha, malaki ng pagkakaiba nung si Ate Gemma ay nagpunta sa ibang bansa para magtrabaho, antindi ng homesickness. Pero syempre, iba yung barkada mo sa ibang bansa. Iba pa rin yung pamilya mo sa Pilipinas. Yes. Huwag lang kayong makakamali na mag-iba ng pamilya. Nako! Nako! Bawal yan. Ha? May bubulong ba si Ate Gemma sa akin? Mamaya, meron ho tayo makakausap mula sa bansang Kuwait. Yes. Kuwait. Kuwait. Ano bang pronunciation dyan? Kuwait. Sa Middle East po. Mamaya po may mga balita po tayo matatanggap. Saglit na saglit lamang, eksaktong oras, Pards. Alas 8:30 ng gabi.
Tribedia Pro Incorporated. This is HRI TV. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghinga ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Biogesic po. Biogesic, ma. Mrs. Biogesic po. Biogesic, ingat na damang-dama. Trusting quality healthcare. Unilab yan. Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid na nagising reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, mga gimmick at showbiz happenings na dapat ninyong malaman. Pakinggan sa Showbiz Galore kasama si Rodel Ocampo Fernando Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radyo OFW. Nagbabalik ang Radyo OFW at kagaya nung pilot episode natin kahapon kung saan ay tayo ay nakipag-connect sa overseas correspondent natin sa South Korea. Ngayong araw na ito ay sa Kuwait naman tayo makikikonek. Ang ating overseas correspondent ay si Doc Chi Umandap. Doc Chi? Hi, hello everyone. Magandang gabi sa iyo, Marvin. Ay, magandang gabi po. And Kuya Jude. Good afternoon pa dyan, di ba? Sa Kuwait, it's still afternoon? Yes, 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon. 3 o'clock in the afternoon. Tinatanong ko naman, gulo-gulo mo eh. Kanina pa namin pinagtatalunan. Ano ba tamang pronunciation? Kuwait? Kuwait? Ano? Paki-enlighten kami. Actually, namang, pareho, Kuwait or Kuwait. Masanay kami na Kuwait. Kuwait. Yung mga local dyan, Kuwait ang pronunciation, di ba? Mm. Kaya nga actually minsan pagka sinusulat ito ang nilalagay lang eh letter Q tsaka Q8. Ah, Q tsaka 8 talagang text lingo. Shortcut na shortcut. Oh. Ano pong balita, Doc Chi? Mukhang meron tayong balita diyan kaugnay sa salary ng mga ano to? Hindi na domestic helper ang tao kundi household service workers, hindi ba? Yes, oo. Alam mo, ganito, maraming nag-vote ng mga kasama natin, mga OFWs na HSWs dahil sa bagong labas na batas ng Kuwait na saan ay kanilang itinalaga na ang sweldo minimum salary ay 60 dinars. Ito ay katumbas ng $200. Marami ang nangamba dahil inkala ng ating mga HSWs na ang kanilang sweldo na nirmahan na $400 ay mababawasan at magiging $200 dahil ito nga ay isa ng batas. Pero ayon sa explanation ng ating labor attache, Attorney Cesar Chavez, walang kalaman ang batas na ito dun sa mga napirmahan ng mga salary ng mga OFWs. Dahil meron tayo sa tili nating kategorya o meron tayo sarili natakaran tungkol usapin ng salary. Mm-hmm. Sa
Actually, ang itong salary na 60 ay umaayon ito para dun sa mga ibang nationalities. Alam mo, ang ibang nasyon, yung Ethiopia, yung iba pang lahi, alam mo, tumatanggap lang sila ng 45 dinars to 50 dinars na salary. Pumapayag sila doon sa 45, Doc G? Ha? Pumapayag sila sa 45 dinars? Yung ibang lahi? Yes, oo. Alam mo, yung ibang lahi ito pumapayag. Imagine na 45 to 50 dinars, wala pang $200 naging sweldo nila. Kung kaya, ang gobyerno ng Kuwait ay ginawan ito ng paraan na maging makatarungan din naman sa ibang lahi na ang sweldo ay hindi na dapat bababa sa 60 dinars. Mm-hmm. Ito ang pwedeng masabi natin na pwedeng bumuhay na ng pamilya kahit papaano sa bansa nila. Mm-hmm. Pero pagdating naman sa mga Pilipino, wala tong ano doon, mananatiling $400 or katumbas na 110 or 120 dinars, depende kung magkano ang palitan ng I see. So, ang sinasabi lang, Doc G, correct me if I'm wrong, ano, hindi siya retroactive, that's one. So, kung yung kaning existing na kontrata siya ang masusunod, ang tanong ko, paano yung mga susunod na kontrata? Magkakaproblema pa ba? Walang magiging epekto sa mga Pilipino. Kasi, unang-una, ang job orders or yung kontrata ay dadaan yan sa office. Yes. Ngayon, yung quote natin, kapag ka nakita nila na lower than ng $400, hindi nila papayagan yan. Correct. Hindi nila papayagan. Hindi kasi, Doc G, nangyayari kito sa ibang bansa. Mayroong minimum wage. Pipikiin ang kontrata para payagan ng POEA, para lang ma-approve ng OEC. Pero pagdating sa ibang bansa, doon mo makikita may pangalawa kang kontrata, tapos iba na yung sweldo. Hindi naman nangyayari dyan sa Kuwait. Actually, may pangyayaring ganyan, pero yun ay mahigpit na pinagbabaan ng POA kasi contract substitution yan. Correct. Ngayon, ganito yan, na maging malinaw sa mga workers natin, na kapag sila ay napunta rito sa abroad, at ang sweldo nila na pinagbabaan ay halimbawa, sabihin na natin na nasa 110 dinars. Mm-hmm. Ngunit pagdating nila dito, ang ginagawa lang nilang sweldo ay naging 60 dinars. O naging 90 dinars, dating nila sa Pilipinas, magtiyaga lang sila. Pag uwi nila ng Pilipinas, pwede silang mag-file ng complaint sa NLRC. Lahat ng kakulangan doon sa sweldong pinag-usapan, ay pwede nilang kolektahin yan. Doon sa agency na nagpaalis? Yeah, okay. Hindi pinapalam ng mga agency yan. Malimit ang ginagawa ng mga agency, lalo na yung mga foreign recruitment agency, kapag alam nila na ganyan na mayroong complaint ang mga ang worker, ay pinapipirma kagad nila ng quit claim. Kasi sa Pilipinas, hindi makakapaghabol. Kaya dapat maturuan natin ating mga workers, wag na wag pipirma ng quit claim kung alam nilang sila ay nabiyado sa kanilang sweldo. Tama. May jurisprudence naman dyan eh. Na nagpapapirma ng quit claim pagdating mo sa labor, sa NLRC for example, at nakita, sinasabihan sila, hindi ito matatayo sa korte. Kasi nga, kung sila ay napilitan lang or pinuwersa sila na pumirma, kasi may mga conditions, for example, sabihin sa kanila, sige, hindi ka makakauwi kung hindi ka pipirma. So, yan ay pamamuwersa. Injures, ika nga napipirmahan. Oh. So, on that grounds, ay pwedeng maisantabi nga no, yung quit claim na yon. Kaya nga, nung nabubuhay pa yung aking ama, si Ambassador Reisner, yung sinasabi niya palagi, paano to, sir? So, pag sinasabi sa kanya, paano to pinapapirma ko ng quit claim? Sabihin niya palagi, pumirma ka! At labanan natin yan pagdating sa NLRC. Ang inaano lang namin na ni Doc Chi, dapat sana dito pa lang. Mapigilan na yon para hindi naabot sa puntong magsasampa ka ng kaso. Kasi normally, hindi mo matatapos yung kontrata mo, mag-visit ka lang. Dama ba, Doc Chi? Tama. Pero alam mo, ang mas malimit ang natinit ay yung mga agency mismo, sinasamantala yung paglihirap ng workers, lalo na kung halimbawa matagal na, lalo na yung mga nandun sa shelter, ang ginagawa nilang, nababihaan nilang matagal, din sasabihin nila, sige, pumirma ka ng quit claim para makauwi ka na. So, kahit na sino ang papiliin mo ng ganun, pipirma. Kung halimbawa, ito pa, idagdag lang natin na maturuan natin ang ating mga workers. Ngayong gabi, actually ngayon, nasa airport na siya, meron tayong isang case na hinawakan dito na tinulungan. Siya ay naging victim ng white slavery dito. Ngayon, matagal na
ano, matagal natin talagang pinag-usapan kung sino-sino ng mga tao pinag-usapan natin na para pag-usapan yung may-ari ng recruitment agency para lang mabigyan ng ticket. Ngayon, nabigyan ng ticket, pero ang bilin sa kanya ng FRA dito, kinakilala, makipagkita kagad siya doon sa agency. PRA, yung Philippine Recruitment Agency niya. At dito pa sinabi na siya, o kita mo naman, kanang gumastos ng ticket mo, kaya siguro naman eh, kahit ano, nakabawi kami. Ang sabi ko nga doon sa tao, wag na wag na wing utinayoof yung ticket balik. Kasi nakasama sa kontrata, back to origin ka, kasama sa kontrata yan. Tama. Hindi yan dapat ikakaltan kayo. Ngayon, yung panahon na ikaw ay nakakulong dyan sa shelter na hindi ka nakapagtrabaho, sisingilin mo yan sa kanila. Tama. May karapang sisingilin sa kanila yan. Dapat ituro natin yan. Dapat marami pang hindi nakakaalam yan. Alam nyo. Oo, kaya nga magandang nakakatulungan ang lahat ng media personality sa buong daigdig. Nasaan mang panig ng daigdig, kayo nandoon. Kaya kami nagpapasalamat sa iyo, Doc Chi, ano? At least sa Kuwait, alam natin kung sino tatakbuhan. Alam natin kung sino tatakbuhan sa New York. Alam natin kung sino tatakbuhan sa Hong Kong. Dahil isang solid na community po ang mga OFWs. At si Doc Chi ang isa sa talagang very well-known na takbuhan doon ng mga distress. Although hindi siya taga-OWA, hindi siya taga-DFA or embassy, pero yung mga tao kasi iba, yung minsan, di ba, mas komportable kang lapitan yung taong alam mo na makakatulong sa'yo. At isa na si Doc Chi doon. Kaya tayo nagpapasalamat, Doc Chi. Lagi ko naman sinabi, Miss Hannah, na ano, at pwede nga, ngayon, pinost doon sa aking page na ako OFW, na walang higit na magmamalasakit sa OFW, kundi tayo-tayo ring mga OFW. Yan, tama. So, nalungkot naman ako doon. Nalungkot si parts ako doon. Hindi, alam ko bakit. Primerang obligasyon niya ng ating gobyerno. Pag narinig natin yan, at ang masakit lalo doon, ito totoo. Sino pa ang mag-aalaga sa OFW kundi ang kapwa niya OFW? Nalulungkot ako. Diba? Dapat may nagagawa yung ating gobyerno. Ginamit natin termino, Marvin, walang higit. Although ang gobyerno ay nagmamalasakit, pero walang mas higit sa pagmamalasakit ng kapwa OFW. Tama, ako nagpaparinig lang. Lang. Nagpaparinig lang ako. Tigilan yung ano yung bang crab mentality among OFWs. Kasi tignan mo, miskin yung nakaraan na halalan, makikita mo, dapat meron tayo ang OFW, dapat may swing boat yan eh. Sa laki ng population eh. Pero hindi nagkaisa. Alam mo kung bakit? Mas sinuportahan pa nila yung alam nila na hindi naman nila kahanay. Bakit? Kasi ayaw nila na merong OFW yung sisikat. Alam mo, may punto ka. Hindi lang sa... Go ahead. Mas higit na nagmamalasakit ang OFW sa kapakanan nila kasi alam nila kung ano ang kahit pangangailangan ng kapwa OFW. Yan. Oo, at may iba naman tayo, Doc Chi, ano, dahil napanood ko nung, kailan ba yon? Sometime last week ata, doon sa FB Live mo. May nagtatanong kung ano na ba ang weather dyan o gano'ng kainit na ba talaga dyan sa Kuwait. Alam mo, Pars, ang ginawa ni Doc Chi? Nag-ano siya? Nag-egg test. Kwento mo nga sa amin, Doc Chi. Hindi bastos yan. Hindi bastos yan. Basta yun. Paano yung egg test na yan? Sa Kuwait. At na-reach namin yung 52 degrees Celsius na temperature eh. Wait. So, 52 degrees Celsius? Ilan yun sa Fahrenheit? Masanay kasi kami ni O'Neal sa Fahrenheit. Kayo lang yun. Kami Celsius. 52. Mga double more or less, diba? Kung ano yung init na nararamdaman mo sa Pilipinas pag sinabing 30 degrees, mas mababa lang konti, doblehin mo, mas mababa lang na konti. Ganun kainit. So is it enough to fry an egg outdoors? Actually, oo. Yung di na-experiment ako dahil tato nung dahil sa amin. Ang tindi naman ng init, gano'n ba kainit yung 52 degrees? Kasi nung una, yung 50 degrees, ang sinasabi ko, pumwesto ka sa likod ng air condition at tumatakbong air condition, yung init at malabas na hangin sa likod, yun yung temperature na about 40 degrees, sabi ko gano'n.
Kaso nung na naging 51 degrees, 52 degrees, sabi niya, gano'n nakainit yung 52 degrees? Sabi ko, kaya mo na magprito ng etnolog sa labas. It's actually, totoo kaya nga talaga. Ka. Mali lang yung nalagyan ko na nung nag-live ako sa Facebook, mali lang yung napaglagyan ko na surface eh. Pero kung ilalagay mo yun sa surface ng hood ng sasakyan, magprito talaga. Ah, oo, kasi kung hood ng sasakyan, magre-reflect pa yung init eh, no? Oo. Doble. Ganun kainit, para kang nag-libre ng sauna. Uy, nakakataas ng ano yan, sobrang masama mataas ang BP and sobrang init. Sobrang init. Oh, kaya nga ako, na-hybrid yung nakaraan. Ayun. Ay, kumusta ka na po pala, Doc Chi? Nakita ko nga yung post mo sa Facebook na nasa hospital ka po. Ako, sis. Mabuti naman. Actually, kagandahan lang naman dito sa abroad kasi. Ano mang maramdaman kong konti, lalo na sa amin kasi dahil nasa Ministry of Health ako, kahit na konting maramdaman mo, pwede kang tumakbo kagad sa hospital o sa klinika nang wala kang babayaran. So, lahat ng gamot, lahat ng examination mo, lahat libre. Eh, wow. So far, maayos naman. Ganun din naman dito sa Pilipinas. Kaya lang pipili ka. Takbo kagad sa Pilipinas, sa hospital, wala kang babayaran. Wala rin titingin sa'yo. Kakaingit naman kayo. Miski yung mga kilala kong OFW sa ibang bansa, for example, sa Thailand, yung mga kaibigan ko doon, kapag sila ay mayroong health card, pag nagpatingin ka, hindi lang libre yung laboratorio, pati yung gamot na nireseta sa'yo, ibibigay sa'yo ng pati libre, gamot, covered yun. For the duration of the prescription? Depende siguro sa trabaho, ano? Pero ganun yung kanilang health coverage. Ganda. Sana lahat ng Pinoy ganun. Sana. Baka hindi na natin abutan yun. Isa sa misana ang talagang pinupursigin natin na yung talagang, dahil bagamat dito libre ang ating medical treatment, kaya marami tayong mga OFW na yung kaso na naka-confine sa hospital. Meron tayong kaso yung malon, naka-confine. Alam mo po, nung dinadalaw natin sila, ang pagkatinanong mo kung gusto mo na bang umuwi, ang sabi nila sa'yo, pagka umuwi po ako, mas mabibilis po ang kamatayan ko dahil wala po kami po hospital. Kaya nga pinag-usap natin yung OFW ward sa Philippine General Hospital. Tama. Kasi sa ngayon, kung hindi pa natin kaya na magkaroon o magtayo ng isang hospital mismo na specialized para sa mga OFW, at least man lang dun sa mga ward, hindi lang dito sa Maynila, kundi pati sa mga regional hospitals, sana nga magkaroon na ng isang ward na tututok talaga dun sa mga OFWs dahil maraming mga health concerns sa mga OFWs. Tama. Diba? Dapat siguro usaping kongreso yan. Dapat gumawa ng batas. Mamaya, pagbabalikan po natin yan. Doc Chi, kami nagpapasalamat sa iyo. Hindi ito una't huli, ha? Basta may nangyari dyan, itawag nyo agad sa amin. Maraming salamat at aking karangalan na ako'y naimbitahan ninyo sa inyong programa. Hindi ko kayo imbitado. Talagang kasama kayo sa tropa. Maraming salamat, Doc Chi. Thank you, Doc Chi. Thank you. God bless everyone. Live from Kuwait. Babalik po tayo agad. Saglit na saglit naman. HRI Media Pro Incorporated. This is HRI TV. I asked Kevin to throw together maybe a couple of logos for us. Oh. Is it the boobs you don't like? Because I can make them bigger. Somebody's trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Let's go. We need to fight these damn ghosts. Woo! It was a deadly high five! Don't piss off the ghosts. Really? Ready?
Sir Chip reporting for duty. Labanan ang kriminalidad. Ipahatid ang mga impormasyon na dapat malaman ng mamamayan. Sa paglaban sa krimen, mga abusadong pulis, mga naka-uniformeng lumalabag sa batas, dapat managot. Paglaban sa katiwalian, maging ang tamang proseso ng pagbuwag at pagsawata sa mga individual na pasakit sa pamilya at lipunan. Lunes, Miyerkules, Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Sir Chip reporting for duty. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radyo OFW. Ipapalit po ang inyong palatuntunan para sa mga bagong bayan. Ito ang Radyo OFW at syempre kasama pa rin po ang inyong katropa dito sa Radyo OFW. Ako po si Hana Senyeres. At Marvin Javier. Kasama po natin si Gemma Gumamela. Ayan. At pagkain natin yung mga nakikinig sa atin pa, si Nina Ambaan. Hindi niya sinabi kung nasaan siya. Happy viewing po sa inyo. Si Maylin Alvarado Palmares. Hello po sa inyong lahat, sabi niya. Ito naman, ikaw nga magbasa nito, Pards? Or si Gemma na lang, si Gemma? Aha, pakibati po ako. Kilala mo ba? Ikaw na kasi kumasa. Aero J. Ramisat. Ano, minsan kasi, ang ginagawa nila sa mga Facebook name, binabaliktad nila yung spelling ng pangalan, di ba? Kaya nga, minsan, yung, you should know this, maraming mga alias sa Facebook. Siyempre, o sinibram. Ikaw, kahit baliktad mo yung pangalan mo, Hana pa rin. Hana pa rin. Ang tawag dyan ay palindrome. Diba? Ayan, so, happy listening. And of course, sila Doc Jen Anonuevo, sila May and Fritz Castro, sila Ingrid, sila Judge Grace Chavez T, si Sis Joyce. Ang dami nilang nakikinig sa atin. Ayan. Nanonood din. Nanonood. Tama, nanonood. Nagpapadala sa atin ng mga screenshot nung pinapanood nila. Ah, talaga. May patunay pa. May pa, oo. Oh, kasi baka di daw tayo maniwala. Huwag kayong magalala. Pag sinabi niyo, maniniwala kami. Mm. Uy, babalikan natin. Kanina may tanong si Gemma. No? Ang tanong niya is, paano niyo binibigyang solusyon o to that effect yung homesickness. Si best friend Rolando, sip-sip ito eh. Sabi niya ako, nare-resolve ko yung homesickness dahil nanonood ako ng Radyo OFW. Wow! Thank you, sir! Alright. Magbalik mo dito, ha? Galing kay Aileen Herrera, idaan sa pagkain. Ay, nakarelate ako. Ganon, emotional eating? Yes. Kay Kurt Tabara naman, ikakanta na lang daw niya. Agad? Bakit meron ganon, ha? Yung when you derive comfort from eating, comfort food. Yes. Yan, ang tawag doon emotional eating. Kasi parang doon ka nagkakaroon ng relief. Paano kung nagkakaroon ka ng ayoko na nga, baka may nakikinig ng mga bata. Sige, ano yung sinasabi mo, yung binabasa mo, Gemma? Yung galing kay Kurt Tabara naman, kumakanta lang daw siya ng All By Myself. Wow! Oh, talagang yun ang kinakanta. Palitan mo kaya yung kanta mo, baka sakaling mawala lungkot mo. Kay Vidal Sapao, wag nang isipin yung lungkot. Ang mag-focus na lang sa work. Sa work. Okay. Karamihan naman sa mga Pinoy nating mga kababayan sa ibang bansa, wala nang time talaga mag-isip ng lungkot eh. Mm-hmm. Dahil pag dila, trabaho na. Kay Jan Lee, ang sabi niya kumakain daw siya ng chocolate para ma-boost yung ano niya, adrenaline. Wow. Ito ba na, ha? Dalawa na yung boto sa pagkain. Chocolate. Chocolate. Man,
Tapos kay John Servas, manood ng movie sa internet or mag-food trip. Iba yung nag-vary. Pero tatlo na yung boto doon sa kain. Mukhang yun ang... Kay Bella Neverada naman, I'm getting used to it of being alone, but I'm with beautiful old song. Nakikinig na lang ako and everything's gonna be okay. Mm-hmm. Wow. So music naman ito. Sa isa kumakanta, isa nakikinig. Mm-hmm. Yeah. Dapat mag-partner kayo. Hindi na kayo malulungkot. Okay. Batingin ko lang si Jenny. Jenny Balalta, hello. Thank you for tuning in. Si Doc Abbott. Malapit kang sabihin Daddy Abbott. Doc Abbott pala. Tsaka batiin din namin. Meron, meron. At saka si, si Alfred. Ayan, yung mga kasama ko sa PTC. Talagang full support kayo, ha? Maraming salamat sa inyo. But huwag nating kalimutan si ang ating mentor, si Mel. At saka si Joy, nakikinig sila ngayon. Hello, Ma'am Mel! Din sila. Si Ma'am Mel Nuki ang presidente nung DAWN, di ba? Yung Development Action for Women Network. And then, ano din, sa... PMRW. Sa PMRW, your Philippine Migrants Rights Watch. Dapat mag-guest kayo dito, Ma'am Mel, ha? One of these days, ha? Hindi ba kayo nalilihilo sa dami ng acronym na binabati namin dito po sa ating palatang? Ito po isang halimbawa na mga patunay na tayo po'y binubuo ng iba't ibang grupo na nagkakaisa. Mm-hmm. Kami po simula nung nagprograma ni Pards Hannah, iisa ang tayo namin. Mm. So, kasi minsan pinaglalabang kami doon, pinagsasabo kami sa ibang programang tumatalakay din sa OFW. Sinasabi po namin, hindi kami kalaban. Oo. Ang pagtulong sa OFW ay hindi kompetensya. Mm. At hindi ko natin ma-achieve yan kung hindi tayo magtutulong-tulong. Sa dinami-dami ba naman ng OFW population? Million yan? Mm. At ilan dyan na nagkakaroon ng problema? So, hindi talaga dapat na makipag-kompetensya, kundi dapat team effort nga tayo, di ba? Correct. There's no need for grabbing credit sa mga natutulungan, o di kaya yun nga, yung mga competition na ganyan. Basta tayo itulungan, tayo lahat ay magkatropa. Mm. Yes. Parang ano, ha? Parang barkada lang, ha? Mm-hmm. Sige, inuman muna tayo. Alright, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo OFW sa television. Tayo po'y napapanood sa Cable Link TV Channel 7. At online, ang dami, Ustream, napapanood po tayo. Ustream sa radiofilipino.com, dyan sa Japan, napapakinggan at napapanood din tayo. Sa www.8trimedia.com. Mm-hmm. Sa Facebook, dahil may amat si Hannah nagla-live sa Facebook, mapapanood din po tayo. Ayan, sa facebook.com/radioofw at saka sa ano pala, no? Sa Twitter, meron din tayo Radio OFW sa Twitter, sa Instagram. Ayan, hanapin niyo lang ang Radio OFW at kung kayo po yung magpapadala ng inyong mga video greetings, maski mga photo, ano? Mga photos na pwede din natin i-share sa Facebook page natin. Gamitin niyo lang po yung hashtag Radio OFW. Alam niyo po, ako'y naiiyak ako, ha? Ang dami pong nagsishare ng ating page, yes, ng ating links. Hindi ho namin maisa-isa dahil ang dami po ninyo. Mm. Hindi na ho namin kayo papangalanan pero kami po yung nagpapasalamat. Nakakataba ng puso yung suporta talaga. Nakala ko yung pagkain na naman. Nakakataba na ang puso yung chocolate. Hindi, wala problema sa pagkain. Hindi kailang kalimutan mag-exercise. Oo naman. Yun lang naman yun. Pag tumikil ka sa pagkain, dedo ka. So, kain ka lang habang gusto mo. Huwag mo lang kalimutan to burn your calories. Everything in moderation. Andali. Medyo isasara ko lang yung jacket ko. Kaya ka ba naka-jacket na napakaganda? Ganda ng jacket mo, Parts, sa bagay sa'yo. Ngayon lang yan. Kunawa kita ng picture. Teka naman, baka naman sabihin, fixated ka pa rin sa Filinero! Naku, ayaw ni Joyce niya, ni Sis Joyce. Ano ba yan? At saka ni... Teka muna, balikan natin. Ano pangalan, si O'Neal? Ba't di mo naman si O'Neal? Hi baby, I love you. Woo! Pakita mo nga yung engagement ring. Wow. Saan na? Where's the rock? Where's the rock? Ayan. May I love you ka pa? May I love you, Han? Yes! Lulukuhin mo lang naman siya? Naintindihan ba tayo? Naintindihan tayo? Malay mo, may translator yun. Sige. Pabalik ko muna kami. Magko-commercial lang tayo saglit.
At pagkatapos po noon, mag-PP2 on air po tayo para sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Malaman nyo ang inyong karapatan. Maging nyo nasa ibang bansa na hindi alam o nakatulugan nila habang dinidiscuss sa PIDOS, babalikan po natin ang mga impormasyon na yan. Oras, Pards? Oras dito sa Pilipinas, 9 p.m. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. The sun'll come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just take up my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may, tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Heart to Heart, mga usaping mula sa puso, para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi handang dumamay. Ano man ang inyong hinaing sa pag-ibig, Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa HRI TV, hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radyo OFW. Last 30 minutes of our show. Kami pa rin po kayo mga lingkod. Hannah Senyeres. Marvin Javier, kasama si Ate Gemma, na in love, na in love. Pati natin, como está usted? Nasa Spain eh. Si Lori Paz Rodrigo, nakikinig po sa atin. Sa Jeddah naman. Anong greeting sa Jeddah part? Sige nga. Matagal ko nang tinuturo sa'yo yan. Sa mga Middle Eastern countries. Puruan kita ha? Go! Waparakato. Waparakato lang ang naalala mo all these years. Natanda ko lang. Ginawa na kita ng kodigo at lahat. Yan lang ang naalala mo. Assalamualaikum! Ano po naman? Nihintay lang kita. Tayo yung first name. Gemma yung middle name. Akin yung last name. Okay. Si Elwin Retanal from Jeddah, KSA, naka-tune in sa atin. Ang dami nakikinig sa atin sa Middle East, ano? Si Mary Lopez Lea, sa Kuwait naman siya, nakikinig din, nanonood. At saka si Sis Hazel. Yes. Ayan,
Next time daw mag-guest daw sila dito ni Tatay Lee. Dapat. Uy, welcome. Uy, pwede kayo. Hindi joke yan, sabi niya joke daw. Totohanin natin yan. Jamming sa amin. I'm sure marami kayo na-share. Tulad ni Gemma, marami siyang na-share sa atin ng mga experiences niya noong unang panahon. Akala ko si O'Neal pa rin yung pag-usapan natin. Sir Marvin. Oh. Dahil dun sa homesickness ko, nag-join ako sa OFW Club. Mm. Diba? Oh, no? Pioneer member ako doon. Oh, oh. So, teka muna, si Rizal, ang ating kambansang bayani. Ay, nag-aaral naman yun. Ano, nagtrabaho ba yun? Hindi, parang nag-aaral lang. Nag-aaral lang? Oo. Ayun. Classmate niya. Overseas yun. Filipino student. Alright. Ako muna ho tayo sa ating mga impormasyon may kinalaman po sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil marami pa rin ano, na nais magtrabaho sa ibang bansa, bigyan natin sila ng tips, parts kung paano makakapag-apply na hindi mabibiktima ng illegal recruitment. Mm-hmm. Okay. At, makinig kayo maigi, ha? Alright. Ito yung mga do's and don'ts. Okay. Unahin natin don't. Okay? Do not or don't apply at a recruitment agency na hindi licensed ng POEA. Huwag kayong mag-a-apply sa ahensya na hindi lisensyado. Mm-hmm. So, kung isang tao lang yan, hindi ho ahensya yan. Hindi ahensya, hindi bibigyan ng lisensya ng POEA. Mm-hmm. Huwag nyo hong ismuli ng POEA, meron silang mahalagang papel na ginagampanan. Mm-hmm. Kung naghihingi sila ng maraming requirements, ito po ay para sa inyong protection. Mm-hmm. So, ibig sabihin, sundin nyo ano sinasabi ng POEA. Kung hindi lisensyado sa kanila, huwag mag-apply. Huwag po basta-bastang maniniwala. Kasi alam mo, parts, meron lumapit sa akin na recently, no, sabi yung ganun. Meron daw nag-apply, or nag-aalok sa kanya ng trabaho sa Dubai. Pero, ang sinasabi daw sa kanya ng ahente, ay mas madali daw kung bibili siya ng ticket as tourist at tourist visa lang ang a-applyan niya. Mm-hmm. At doon lang daw ipoproseso ang work visa. Ah. Actually, ginagawa kasi talaga yun, parts, ano? Nung ibang mga nag-a-apply. Pero, hindi yun ang tamang paraan ng pag-apply. Hindi lang hindi tama. Mali po yun. Mali talaga. Alam niyo kung bakit? Mm-hmm. Kapag kayo po ay nag-apply, nagtrabaho ngayon sa ibang bansa, wala kayong proteksyon ng ating gobyerno. Mm. So, pag kayo niloko sa ibang bansa, pag uwi mo dito, nganga ka. Mm-hmm. Bakit? Hindi ka dumaan sa tamang proseso, hindi mo pwedeng sabihin kagalitan ng ating pamahalaan. Mm. Though, sasabihin ng ibang OFWs, hindi nyo kasi kami binigyan ng chance na makapagtrabaho abroad. Mm-hmm. Oo, pero, sabi nga, ang priority kasi natin dapat trabaho sa Pilipinas. Oo. Hindi na tayo mabiyahe. Anyways, ang punto ko dito, kailangan nyo dumaan sa tamang agency. Bakit po? Yung sinasabi ni Doc Chi kanina, pag kayo nagka-problema, pagbalik nyo sa Pilipinas, may hahabulin kayo natin sa sarili yung employer nyo sa ibang bansa kung hindi yung agency na nag-hire sa inyo. Ayan. So, una yan ha. Huwag mag-apply sa isang agency na walang lisensya. Ayan. Yung pang agency parts, kahit may lisensya, pwede rin basta-basta nila mag-recruit. Hindi basta-basta. Ito nga yung pangalawa natin, ano? Do not deal with recruitment agencies, maski licensed yan parts, ano? Lisensyado. Na walang job order, o di kaya yung mga agency na nagre-reprocess ng job order. Ano ibig sabihin ng reprocess? Ibig sabihin ay non-existent yung trabaho, di kaya na-use up na yung job order, nagamit na. Ah. Pero mag-hire pa rin sila o magre-recruit pa rin sila using the parang recycled na job order. Ayun. So non-existent na yung trabaho na yun. So ibig sabihin pala, sabi namin nung una, huwag kayo mag-a-apply sa hindi lisensyadong ahensya o mga tao-tao lang. Mm. Number two, huwag ko kayo mag-a-apply sa isang lisensyadong ahensya na walang job order. Ano ba yung job order? J.O. Oo, yun po yung mga kontrata yes. na ibinibigay ng employer sa ibang bansa. Yun yung trabaho na ina-approve yan parts bago mapayaga ng isang foreign recruitment agency or Philippine recruitment agency na mag-hire ay ina-approve muna isa-isa yung job order. Bine-verify yan ng labor office. Aha. Mm. Pag-check niyo po sa POEA, pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-check online sa www.poea.gov.ph. Memorize mo doon pa. Doon makikita po ninyo, kahit tulog tayo eh. Basta public service, maalala natin yung prakato. Kapag kayo po ay nag-check, makikita niyo po, ito pa yung job order anong bansa. Mm-hmm. Makikita niyo sa agency yan eh, kung ano yung job order. Ngayon,
pag nire-recruit kayo ng isang agency, papunta sa Spain, mm-hmm. di ba? Pero ang job order nila, Saudi. Alam na, mm-hmm. kayo. Meron kulang na ginagawa kasi ang mga Pilipino. Sasabihin nyo, bakit ang daming naglipa ng illegal recruiters? Illegal recruiters. Bakit ang daming naglipa ng mga agencies na wala namang lisensya? Mm-hmm. Bakit naglipa na yung mga agencies na may lisensya pero walang job order pero nagre-recruit? Mm-hmm. Kasi hindi ho kayo nagre-reklamo. Oh, o di kaya, yung iba pumapatol. Kasi nga, sanay sa shortcut o ayaw dumaan sa tamang proseso. Mm-hmm. Di ba? Yung nagmamadali. Nagmamadali. Di bali ng illegal, basta madali. Yan. Mabilis. Kukuha ng birth certificate, ayaw pumila. Magre-renew ng pasaporte, ayaw pumila. Yun yung mga lagi o di kaya, magsasubmit ng dokumento mula sa University of Recto, imbis na sa namimeke. Tunay na. Na eskwelahan, di ba? Pagkatapos, sisisingin po natin yung gobyerno. Mm. Pag kayo po ay nagka-problema, sino tutulong sa inyo, kapwa, dating OFW? Pero sa totoo lang, sasabihin mo, tulungan niyo ako, manggagawa ako, dumaan ka ba sa POEA? May kontrata ka ba? Kung wala, ano ba yung sinabi mo kanina, Parts? Kumuha ka ng tourist visa o student visa. Eh, ano ka dyan? Mag-aral. O turista. Ano kayo tutulungan na bilang isang manggagawa ka mo na hindi nakasweldo ng tama, Pero let's face the reality po na ngayon, yung ibang mga nagre-recruit pumupunta sa liblib na lugar. Nagte-take advantage din sila doon sa mga talagang hindi nakakaabot. Well, not well educated enough para ma-search or wala silang alam. At yan ang dahilan kaya tayo naririto para ipaliwanag sa kanila na hindi rin po pwedeng mag-recruit ang isang lisensyadong agency na may authorization from the POEA kahit may job order sila nang walang permiso para mag-recruit sa labas ng kanilang opisina. Alam niyo, matagal nang naging bahagi ng public service ng program natin, even in previous years, yung pag-verify ng mga license ng agencies na ina-applyan ninyo. So kung wala po kayong access doon sa mga sites ng POEA o di kaya gusto niyo malaman agad-agad kung yung license ba yung agency ninyo, hindi niyo pa alam kung paano mag-check niyan online, we can do that for you. I-send niyo sa amin yung pangalan ng agency, kung saan mag-apply kayo, di kaya kung may nakita kayong ad sa Diario, for example, na gusto nyo applyan, i-send nyo sa amin at then we will help you verify kung yan ba ay isang licensed agency as per the POEA licensing. Correct, oo. Alam niyo ho yung nanliligaw, matamis po ang dila. Yes. Parang si Gemma nung nililigawan pa si O'Neill, bago niya mapasagot. Diba? Baliktad. Siyempre, best foot forward. I have a friend, actually sets of friend, when I was in the BPO industry. Mga nurses kasi, mga ibang kaibigan ko dun, naku, may nagre-recruit sa, ang sarap ng mga paliwanag. Kala mo, pagtahi-tahi ng kwento, ang galing, puputo mo na sa Hong Kong, katulad ng sinasabi mo. May sagot sila sa lahat ng tanong. Oh, magaling. Yung naalala mo yung ginawa naming libro ni... si Yusek Tuts ba, congressman ha? Hindi siya, ano? Pero yung libro niyo before. Pinakita ko ngayon yung libro. Ikaw, basahin mo yan. Hindi na ako magpapaliwanag. Pagkatapos na, hindi na sila tumuloy. Importante kasi malaman nila kung ano yung totoo. Kung may tanong ho kayo, itanong nyo sa amin. Ha? Sasagutin ho namin kayo sa abot naming makakaya para mabigyan kayo ng tamang gabay sa pag-a-apply. Yes. Para hindi ho kayo nalulugi. So, alam niyo sa ibang bansa, kung ikaw ay magaling, hindi ka kailangan magpakamatay. Hindi ka kailangan magpakamatay para makakuha ng isang mababang sahod. Pwede ka mag-demand. Tama ba yun, Ate Gemma? Ate Gemma na may experience sa pang-ibang bansa? Oo. Alam mo, minsan ang papatayan lang, kapwa Pinoy din natin, minsan pumapayag sa mababang sahod para lang masulot yung trabaho ng isa. Kaya minsan yung mababa may nangyayari sa ibang bansa. Pero kung papansin ninyo, sabi nga ni Doc Chi kanina, yung mga ibang lahi na nagtatrabaho doon sa Kuwait, tumatagap ng mababang sahod. Sa Hong Kong, ganun din eh. Diba? Maraming ibang lahi, I think mga Indonesians, tumatagap ng mas mababang sahod. At sinasabi tayo mga Pinoy, masyadong palaban, masyadong mareklamo. Pansinin po ninyo,
sinong preferred pa rin na kunin nilang empleyado, Pinoy. Yan. Kasi magagaling mo ang Pinoy. In fairness naman talaga, kasi ang Pinoy, ano, I may be being biased here dahil nga syempre alam natin ang ugali ng Pinoy, especially Pinoy ka eh. Buti hindi Indian ang sinabi mo, kundi hindi na tayo friends. At syempre kilalang kilala naman ang Pinoy worldwide na talagang masipag, matyaga, malinis sa pangangatawan at yun talagang ano no, willing to sacrifice, to do everything. At napakahusay sa trabaho. Yung sa kahit yung, anong field. Yun po yung alam ni O'Neal? Pumapalakpak yun. Durog ka ngayon. Alam ko na. Alright. Pabalik po tayo, Grad, sa nalalabi nating 15 minuto sa ating palatuntunan. Saglit na saglit lamang po. H-Tribia Pro Incorporated. This is H-Tribia TV. Mga rumaragasang detalye ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa ang ihahatid sa inyo ni Melchor Balawas sa Balita sa Tanghali, Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan, ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. At impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KPP Golden Double Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Haguer. Ito ang Radyo OFW. At nagbabalik po kami. Biglang sumegue si Chipmunk. Sino yun? Si Alvin ba yun? Si Simon o si Theodore? Eh, ginigising lang ho namin ng diwa nyo. Baka kayo inaantok. Oo oh, nga. Sa bawal ba matulog? Oo, sige. Mm. Balikan ho natin yung mga kasagutan nito sa ating katanungan. Ano man kagawin nyo? Anong kagawin nyo? Kapag kayo nalulungkot o hinahomesick. Si ano Lorena Santos, may reply siya, no? Sabi niya, ito maganda to, ha? Mm. Ang pinaka-importante na dadasal araw-araw. Iniisip ko lagi ang kinabukasan ng mga anak ko, ang sitwasyon ng buhay, maraming mga pangarap, iniiwasan ko maging emotional. Uh-huh. Pagkatapos ng trabaho, mag-FB lang kung iniisip ang sahod para may maipadala at masaya na ako pag nagpapadala. Ayun. May FB lang. Mm. Ayos na. Okay, ano si pa? Si Charito Bello, watching Korean drama. Korean novela. Ang trip niya. Relate doon. Bakit Korean drama pa? Ang dami-daming mga teleserye galing sa Pilipinas. Mm-hmm. Melinda Kunamay, una hanapin mo si Lord lalo na sa panahong down na down ka. Mm-hmm. Mag-focus sa work, huwag makalimot lalo kang magtatagumpay. Ayan. Yun. Tama, hanapin niyo po si Lord. Pag hindi nyo po nakita, ipapanawagan po natin sa radyo. Joke lang. Ayan na, lumalabas na. Joke lang po. Sige, sino ba? Batiin ko lang muna si Sis Anne Bongon, si Wilmar. Hello, Wilmar. Thanks for tuning in. At saka si Sis Miriam Sanchez. Hi.
si Calpo Angel. Work, 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 and think about your utang. Oh, see? Mm. Think about your utang. Oo. Kasi pinoproblema niya yung pera eh. Mm. Kami ni Ana, hindi po namin problema yung pera. Yun po ang solusyon. Problema namin, makakain. Pera, solusyon. O, sige. Sabi naman ni Antonio Neveros, simple lang, nood ng TV, kain, kain, tulog, trabaho. O, doble yung kain, ibig sabihin. Kain, kain. Tulog, trabaho. Yes. Parang ako, trabaho, bahay, simbahan. Yun lang. Wow! True ba yan? Siyempre, tignan mo nga ang itsura ko. Napaka-santos ang tito. Walang naniniwala, parts. Parang walang maniniwala. Kasunod nating palatuntunan, di ba? Si Father Luciano Filioni, Hope of the Heart. Abangan po ninyo yan. Ganap na alas 9:30. Mm-hmm. Dito po sa Cable Link TV Channel 7. Ayan. At bukas nga pala, parts, abangan nila. Bukas sa makakasama natin sa program via phone patch from Hong Kong naman. Hong Kong. Sino makakausap yes, natin? Yes, makakausap natin si Labor Attaché Jalilo de la Torre. Confirmed na yan, ha? Yes, that's confirmed para naman sa mga issues ng OFW sa Hong Kong. Sa Hong Kong. At saka meron kasi siyang naging proposal na medyo naging controversial na konti lang naman. Ano ba yung proposal na yan? Hindi kasi kine-question niya kung tama ba na nagkakaroon ng beauty pageant. Particularly for Hong Kong dahil doon siya naka-assign. Dahil nga daw sinasabi ay na-exploit daw, syempre, yung mga kababaihan. Di naman. Number two, yung gastos sa halip na makapag-ipon ay napupunta na lang daw sa pageant, sa costume, dun mismo sa stage, sa venue. So may mga point na ganun, ano? Oo naman. Oh, so, yan ang pag-usapan natin bukas. Anong say niya dyan? Makakasama natin Labat Jolly De La Torre from Hong Kong. At siya po ay hindi pa uwi dahil siya nagtatrabaho. Mm. Okay, tayo po ay meron pang nalalabing ilang minuto. Balikan po natin yung mga kasagutan nila doon sa ating tanong. Siguro mas maganda, maaga natin ipinopost sa ating page, mm-hmm, yung ating katanungan para makolekta agad natin yung inyong mga tugon. Ano? Sige. Basa, Gemma Gumamela. Marisa Rada, mag-aral ng online courses. Ay, gusto ko to. Mm-hmm. Maganda yan, yes. Ha? Mm-hmm. Natututo ka dyan. Yes. Hindi ko lang alam kung meron kang certification, no? Yung certification ay kikilalanin doon sa mga May mga courses na accredited. Oh, speaking of Hong Kong kanina, no, yung isa nating kasama si Ate Nati Manalo ng Diwat Kabayan Ben Life Society, nagpapa-seminar sila doon, parts, no, mga meat processing, yung mga stuffed toys making at iba-iba pang mga arts and crafts, ano, para naman ay magkaroon ng livelihood yung mga OFWs. At ginagawa nila doon, ginagawa nila yung mga crafts at binibenta sa mga kapwa OFW. Yung iba naman, yung orders na gagaling dito sa Pilipinas, for example, yung mga souvenirs sa mga wedding. So, napakaganda. One of these days, makakausap din natin. Doon ginagawa, tapos pinapadala dito. At least, pwede na sabihin imported. Mm-hmm. Yan. So, makakausap din natin sa programa natin si Ate Nati Manalo, one of these days, before the weekends, kasi meron silang schedule this coming Sunday, Saturday and Sunday, nung kanilang mga livelihood seminars. Alam mo na, pag-uusapan yung livelihood, I think it should be part and parcel of this program. Mm. Naturuan natin yung ating mga kababayan, hindi lamang kung paano makakapagsimula ng negosyo, mm-hmm, hindi lamang kung paano makakahanap ng tamang pautang, kundi paano rin maging successful. Mm-hmm. Kasi hindi naman yan utang ka lang ng utang, paano pag hindi ka na nakabayad, di lalo ka na baon. Dapat yan pinaplano mula sa simula hanggang sa dulo. Hindi po porki uso, sasakay ka na. Yes. Oo, hindi naman po porki yung isa naging successful, magiging successful ka rin. Importante po dito yung inyong dedikasyon. Tsaka alam mo, napapansin ko, Gemma, no? Parts. Mm. Maraming mga Pinoy, kasi tayo hindi tinuruan sa kolehiyo na magnegosyo. Sa totoo lang, we were trained to apply for a job, to become employees. We were not trained na katulad ng mga
At bagamat pinag-away natin ng Scarborough Show, ang mga ano, mga Chinese, natin, yes. Chinese sa ibang bansa, they were trained as early as very young, in a very young age, na kung paano magnegosyo. Mm. Ang dami ko sa atin, ang alam ng negosyo, yung pag nag-invest, bukas ikita na eh. Oo. Diba? Hindi ko gano'n ang negosyo. Hindi yung gano'ng negosyo na nagtatagal. Nakarelate ka ba? Scam. hindi lang. Yeah, actually, kaya nga yung ibang mga scam, eh, tinatarget nila yung mga OFWs talaga. Kawawa naman yung tinatarget. Kasi yun nga, maraming naniniwala dun sa mga get-rich-quick na mga schemes. Oo. Mag-invest ka ng ganito, magdodoble pera mo, magtitriple pera mo. Saan ko kukunin yun? Ah, sige. Pag meron din kayo alam scam, sabihin nyo sa amin. Ha, para ma-announce natin na iwasan nyo yung mga ganito. Especially yung mga email tsaka Facebook, ang dami ho kayo makikita niyan. Bukod dyan, yung mga viruses. Makakita kayo may picture. Ano ba to? Chismis to, iskandalo to. Ang gago, nikiklik, mabavirus na sila. Ang dami na biktima niyan. Babards, lagi ka pa nabibiktima niyan? Lagi mo ako nabibiktima. Oh, hindi ah! ano ko, virus? Ayan. Ano pa mga sagot? Pahabol natin. Naku, mukhang hindi natin mauubos, but we will... Galing kay Alfonso Aristol. Simple lang para makaiwas ng homesickness. Palagi mo lang isipin yung kinabukasan ng pamilya mo sa Pilipinas. Mm-hmm. Almost 10 years na akong OFW, pero hindi ako nakaranas ng malungkot. Kahit anaksad naman ako, naipagpalit ako ng ex-wife ko sa iba. Tuloy pa rin akong nag-work abroad. Ay, huwag kang magalala. Saludo. Huwag kang magalala, hindi mo siya ex-wife. Mm. Kasi wala akong divorce sa Pilipinas. Wife mo pa rin siya. Ang pinagpalit. Yun nakakalungkot, ano? Di naman nakikinig sa atin dito sa Pilipinas. Yung pamilya. Ha? Hindi cash cow ho yung mga OFWs na yes. Kung titignan nyo, teka muna. Ano ba ipapadala sa akin? Ano ba hihingin ko? Malapit na ang birthday ko, malapit na ang Pasko. Maawa naman ho. Hindi natutulog yung mga yan. Mm. Ang iniisip niya, puro kayo. Ang iniisip niyo, anong pagpadala. At hindi ATM machine ang mga OFW. Di ba? Kasi diba, bago pa mga musta eh, biglang, kailangan magpapadala. Ganun na kagad ang intro. Oo. Yung iba naman, kamusta ka na? Yung padala mo. Kasunod din, diba? Huwag ganun, ha? Huwag ganun. And yung nagpadala na, nakuha na yung pera, wala pa rin text. Walang confirmation na nakuha. Oh, wala man lang thank pero you. Pero nung humihingi pa lang, sunod-sunod yung text. Nako! Alisin natin ang ugaling ganun. At ito ng pangit na internet. Ipindot nyo yung... Ay, nako! Maraming long-distance relationship ang nagkagalit dahil hindi na-receive yung text. Pahamak yung text na yun. Hindi, kasi yung signal eh. Si Pet Chai, ang ating president ng Hong Kong chapter. Sa kanya naman daw, sanay na sanay na daw siya. Pero nung bago pa lang siya, no, nag-abroad, sa Singapore pa siya dati, at hindi pa daw uso ang cellphone, anong ginagawa niya, Pards? Ano? Pasok daw siya sa toilet, iyak daw siya ng iyak. Paglabas, okay na. Ganun? Parang nilabas niya lang yung lungkot. Kung makaiiyak mo lang, tapos yun, okay na. Bakit kailangan sa toilet? Eh, yun lang siya eh. Pwede namang sa ibang kwarto. Hmm? Ah, siguro dahil... Huwag na nga. Para, private! Ay, Diyos mo. Marami pa ho tayong mga mensahe na hindi nabasa kami humingi ng paumanhin. Ang dami pa nito! Kasalanan po ni Hana lahat. Ang ingay eh. Uy, bukas agahan natin yung question of the day. Yes. Para makapag-join ho kayo. Ngayon, kung may mga katanungan ho kayo, napaka-importante sabi ng tanong nyo, para masagot po namin kung meron kayong mga concerns, gustong malaman sa ating batas, may kinalaman sa pagtatrabaho sa ibang bansa, email nyo kami, text nyo kami. Mag-email po kayo sa radioofw@gmail.com. At syempre pa, no, dun sa ating Facebook, dun sa inbox natin, you can also send us your concerns at we'll try our best po na sagutin po yan. Yung mga iba naman na siya shy parts, ano, pwede naman kayong gumamit ng, pwede naman namin hindi basahin yung inyong real name, kundi alias na. Kasi meron ganun eh, may nagsabi, pwede bang mag-share pero nahihiya daw siya kung ano yung problema niya. Itago mo nila ako sa pangalang O'Neill, gano'n? Or Gumamela. Maraming salamat po sa inyo, magkarinigan at magkapanooran po tayo muli bukas. Ganap na alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi dito sa Cabling TV Channel 7.
at sa buong daigdig sa pamamagitan ng iba't ibang mga streaming. Hindi ko na masabi lahat eh. Mm. Ang dami nag-share eh. Marami nagpuhukap. Maraming salamat po sa inyo. Susunod na si Father Luciano Felloni sa Hope for the Heart. Maraming salamat. Hanggang bukas umuli, ako po si Hannah Senyeres. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang bukas po ulit. Hasta la vista, Marvin Javier. A Tribeca Pro Incorporated.